Mateo, 26, talata 72 hanggang 75. Muli siyang nagkaila na may panunumpa. Kanyang sinabi, hindi ko kilala ang lalaking iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sa kanya yaong mga nakatayo roon. Sinabi niya kay Pedro, totoong ikaw ay isa sa kanila sapagkat nahahayag ito ng malinaw sa iyong pananalita. Nagsimula siyang manungayaw at manumpa. Sinabi niya, hindi ko kilala ang lalaking iyon. Pagdaka ay tumilaok ang isang tandang. Naalaala ni Pedro ang salita ni Jesus na sinabi sa kanya, bago tumilaok ang tandang, tatlong ulit mo akong ipagkakaila. At siya ay bumanis at tumangis nang may kapaitan. Mateo 27, talata 1 hanggang talata 14, nagbigti si Judas. Kinaumagahan, lahat ng mga pinunong saserdote at ng mga matanda sa mga tao ay sumangguni sa isa't isa laban kay Jesus upang maipapatay nila siya. Tinalian nila si Jesus at ibinigay kay Poncio Pilato na gobernador. Nang makita ni Judas na siyang nagkanulo kay Jesus, na siya ay hinatulan, nagsisi siya. Isinauli niyang 30 pilak sa mga pinunong saserdote at sa mga matanda. Sinabi niya, nagkasala ako sa pagkakanulo ko sa walang salang dugo. Ngunit sinabi nila, ano iyan sa amin? Ikaw na ang bahala dyan. Itinapon niyang 30 pilak sa banal na dako at siya ay umalis. Pagkaalis niya roon, siya ay nagbigti. Kinuha ng mga pinunong saserdote ang 30 pilak. Kanilang sinabi, labag sa kautusan na ilagay ang mga ito sa kabanang yaman sapagkat ibinayad sa dugo ang salaping ito. Nang sila ay nakapagsanggunian na, ibinili nila ito ng bukid ng magpapalayo upang ito ay maging libingan ng mga dayuhan. Kaya nga, ang bukid na yun ay tinawag hanggang sa araw na ito na bukid ng dugo. Natupad ng sinabi ni Propeta Jeremias, sinabi niya, kinuha kong 30 pila, itong binigay na kanyang halaga, na itinakdang halaga ng mga anak ni Israel. Ito ay binigay para sa bukid ng magpapalayo, ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Si Jesus sa harap ni Pilato. Si Jesus ay tumayo sa harap ng gobernador. Tinanong siya ng gobernador na sinasabi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong sinabi. Nang siya ay pinaratangan
ng mga pinunong saserdote at ng mga matanda, wala na siyang isinagot. Sinabi ni Pilato sa kanya, narinig mo bang marami nilang paratang laban sa iyo? Hindi sumagot si Jesus sa kanya, nalubhang ikinamamha ng gobernador.